mga kanegosyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Rose and Dave Channel. Yan, ako sa Rose ninyo. Ako naman si Dave. Atendera. Atendero ng Bayan. Okay guys, tingnan nyo kaming dalawa. Okay, ako ang gatas. Siya ang... Ako lang kape. Kape, kaping parako ka. Kape, kapinitib. Kapinitib. Kaping nitib. Yan, kaping nitib. Si Ate Rose ay gatas. Yan, di ba? So, nitib. Ngayon ay magbibigay kami ng mga simpleng tips lang po kung ano yung mga ina-apply namin dito sa aming tindahan. Siguro, ang iba ay hindi pa nakakaalam, kaya inuulit namin ngayon. Meron kasi kaming mga simple tips lang dito sa sari-sari. Sari-saring tips sa loob ng tindahan. Okay. So, ano yung unahin natin, Kuya? Ito pala. Ang unahin namin ay ang mantika, di ba? Oil, cooking oil. Dahil ang cooking oil ay mabenta sa tindahan natin. So, noon kasi, ang ginagawa namin, ang aming mantika ay nilalagay namin sa isang balding malaki. Yung, kita nyo yung lalagyan ng margarine na malaki, yung nire-repack nila na margarine. Oh. Ang empty na balde niyan, dyan namin nilalagay yung oil dati. Kaya lang, pag mag-repack kami ay mahihirapan kami dahil tabo, matatapon kasi siya. Tapos gumagamit kami ng tabo. Napag-isipan ko na kunin na lang namin yung balde at palitan na lang namin ng container na may poset. Yung blue, ito oh, pakita namin sa inyo ha. Yan, wait lang Kuya. Yan, ito. Ito na yung ginawa namin guys. Against the light. O yan, ito na yung ginawa namin guys. Kinuha na namin yung, yan, ito ha. Yan, kinuha na namin yung balding malaki. Nilabas na namin. Tapos ito yung inalit namin. Yan, may poset na siya. Yan, may poset na siya. So, hindi na po matapon yung oil na every time mag-ripa kami. Tapos, at saka, ito. Ano yun, di ba? Mas takapan, tipid tayo sa... Space. Hindi lang space, kundi yung product talaga ng oil, ng cooking oil. Siyempre, nakamura tayo doon. Malaki yung kikitain natin doon pag container ang binibili natin. Per container pala ang bilhin natin para malaki ang savings. Kaysa kilo-kilo. Yung kilo-kilo kasi may patong-patong na rin yun na piso-piso. Kaya, yan, pag nagkilo sila sa palingki, kung kilo-kilo lang, kunti. Ang kuha nila doon is, palagay natin, 45, ay minta nila ng 46. Maganda talaga pag per kilo ang bilihin natin, ha? Per container yung bilihin natin. Ano ka Kuya, kay malayo ka, para kayo hindi marinig. Tapos, yun, inilipat na namin sa galon. Next is, yung ginawa namin, para hindi din kami mahirapan ng half kilo and 1 kilo. Meron kaming isang pixel na kami ng 1 kilo. Kung saan banda siya. So, tapos, yan. Itong sa gitna, guys, is half kilo. Yan, kilo. Gano ni Kuya Dave, parang sinunog niya lang kunti para hindi mabura. Yan, ito. Tapos, every time na mag-ripa kami ng 1 kilo and half kilo, hindi na kami gagamit ng timbangan. Dahil, ito, madali mayroon na lang. Mayroon ng guhit. Mag-ano kami sa poset, tapos lagay na lang namin dito, tapos ripak na lang, ganyan. Next is, ang ginawa ko na naman, ay yung mga oil-oil na ganito. Yan, hindi namin siya sinasabit, yung mga guys. Hindi namin sinasabit. Kasi nga, minsan, butas, tapos magtulo siya. So, kaya ang ginawa ko, ito kita nyo. Yan, tray. Tray na may butas din siya sa ilalim. Tray talaga, screen. May butas din siya sa ilalim. Binili ko ito siya, guys, sa Japan Homes. Tapos, dito na namin nilalagay yung mga 10 na mantika at saka yung tag 5. Hindi na siya puno ngayon dahil hindi pa kami nakapag-repack. Yan, dito namin nilagay, pero may butas siya, di ba? Naghanap ako ng tupperware ko na hindi ko na ginagamit. So, ang ginawa ko, yan, pasok ko siya dito. Para every time na kung may mabutas dito na mantika ay nakaano na lang siya. Prime strainer, naka-drain strainer siya. Dito siya diretso sa tupperware. So, walang kalat po sa area kung saan siya nakalagay. Yan, Hindi na namin siya sinasabit kasi dati, sinasabit namin tumutulo. Kung maano sa cellphone natin, kung may area doon na nalagay natin yung cellphone, di ba? Sira na kasi oil siya or anong bagay na matuluan niya, di ba pangit? So ito yung ginawa namin, naka-strainer siya. Yan, so ito na yung ano namin. Next is iwas tamtax, yun. Ang ginawa naman namin, yung mga... Sinabing iwas tamtax ni Ate Rose nyo, ito dito, kita nyo nakaraan, maraming nakadikit dito,
Opo. Dito maraming nakatantas. O kaya lang, o puro butas na siya, hindi na siya malagyan. Mm. So yung mga mangtumas, 'di ba, may mga butas na silang ginawa. So sinasabit na lang namin sa alambre. Ay, alam, wire. Wire. Tie wire. Mura lang naman yung tie wire. So, nakasabit. Meron kaming nilagay na nakatamtax, pero kunti na lang. Katulad ng mga sabon. Ayan na lang. Every item na pangpaligo na sabon, isa-isa sa labas. Nakadikit na, Pero sa ilalim dyan is, andyan yung nila, yung mga sabon talaga na ibigay namin sa mga customer. Pero every other day, pinapalitan po namin itong nasa harapan para hindi siya mag iba yung kulay. Pinapalitan namin yan. Hindi siya permanent, guys, ha? Hindi siya permanent. Palit-palit yun siya sa harapan. Next is, yung mga kapi-kapi pala natin, yung mga kapi na naka-type pang, kunin mo doon, Kuya Dave. Yung mga kapi good na tag-tress. Yan. O yung mga kape na tag-tress, di ba, natin, ginugupit-gupit ko na siya stick, ng maliliit. Kopi stick pala. Yan o, nakagupit na siya. Kasi malakas ang kape dito sa amin. Minsan, si Kuya Dave, pati ako, pag magputol kami, hindi kasi makita. Mapunit yung... Mabutas. Dulo ba? Oo. Kaya, ganito butas. Yung ginawa namin. Kala mo, yung gauge niya doon na may daanan na pag... Pag ganyan mo, pagpunit mo, hindi doon pala sa mga ano. Magkamali tayo. Next is, putulin ang dapat putulin. Ano ang dapat putulin, kuya? Putulin mo. So, putulin ang dapat putulin, katulad ng mga joy. Yan. O, pakita namin sa inyo, guys, ha? Atras ka, kuya. Dito. Yan, itong mga ano, pakita mo, ano mo, kuya? Yan, ituro mo, yan. Itong mga joy. Yan, tapos ikat yung mga maliliit. Na. Oh, yan. Nakakat na kasi yan, guys. Nakakat na kasi yan siya. Kasi, pag minsan busy tayo, mag-cut tayo, di ba, di talaga maiwasan na ano, di ba, mabutas. Yan, nakakat na yan. Action. Yan, itong nasa harapan, ito lang yung mga mabinta, guys, ha. Kung ano yung mabinta sa tindahan namin, ito lang yung tinitinda talaga namin. Hindi kami nag-stack dito ng mga hindi mabinta. Tapos yung mga powder soap din namin, yan, ito lang din yung mga hinahanap sa tindahan namin. Yung dati nakasabit yan, nakasabit. Inuputo na namin, kinakat na namin. Ayan, tapos, Hindi kami bumili ng tray para sa mga sabon. Gumawa kami ni Kuya Dave ng mga... Yung nakaraan, nakita niyo yung vlogs ng organizer. Yung organizer, yan. Karton ng juice. Minute Maid, at saka... Karton ng Cornetto. Sa mga malalaking Tide at saka sa Ariel, di ba? Karton ng Cornetto. Sa tapos, chinelas. Sa chinelas namin para dito sa taas. Yan siya, so, yan. Karton na ginawa namin. Yan. Gumawa kami ng karton ng yan siya, yung sa tanduway na long neck. Yan, para ma-separate yung every size ng chinelas. Halimbawa, size 9, size 10, size 8. Yan. Per box po siya. So, yun guys, gumawa si Kuya Dave ng organizer para sa mga chinelas namin, para ma-separate namin yung ang mga sizes, every sizes ng mga chinelas. Yan. Cubes namin. Ang nga pala, alam niyo ba, sa aming tindahan, meron kaming munting farm. Meron kaming cattle farm. Meron kaming poultry. Meron kaming pigre. Sa loob mismo ng tindahan. Meron pa kaming pispan. Panoorin natin. Punta natin. Ito yung farm namin. Maliit. Kasi cattle farm is beef cubes. Oo. So, yung mga namin. Dito talaga. Yung mga cubes namin, guys. Ginugupit na namin siya isa-isa. Kasi free ito noon sa Eden Cheese. Yan, ito beef, tapos yung iba is... Saka, ito yung pigire namin, dalawang baboy na, isang baboy na natira. Pork, tapos nabinta lang ibang baboy. Yung shrimp, chicken, yan, doon namin nilalagay yung mga cut na siya para, alam mo naman, pag, di ba, may time sa tindahan natin ito yung poultry namin, no? Marami pang chicken. Yan, marami pang chicken. Saka, meron kami yung pispan. Yung pispan namin, ito. Shrimp cubes. Diba? Magkaroon kami ng munting farm sa okay, next is... Okay, sunod is, halimbawa, kung yung mga shelves ninyo ay
malaki ang ano niya, space, pwede kayong magdagdag. Dahil ang ginawa namin, nagdagdag kami. So, marami na kaming nailagay. So, kung sino yung nakakakita noon ng nagdagdag ng nagdagdag kami ng shelves, yun, makita niyo kung paano namin dinagdagan yung mga shelves namin. Yan, pwede nating dagdagan para marami tayong mailagay ng mga item. Next is, ito guys, pakita ko sa inyo ha. Itong mga tray sa taas, yan, yung mga pink na tray, yan siya. Yan ay mga tray na galing sa grocery. Yung na sa, yan, sa mga prutas yan siya. Oh, ng mga apple. Tinapo na po yan. Pero hiningi ko po. Meron akong 5 na nadala dito sa bahay. Hiningi ko siya. Tapos alam nyo kung anong laman yan. Ang laman yan ay mga paper plate, paper cup, yung mga transparent glass, yung mga foil, spoon, fork na plastic, at sa mga eco bag. Diba? Nagabit ko pa. Yan, sayang pa kasi yan. Oh, natapo na nila. Yan, tapos yung iba ay nilagyan namin dito ng mga sugar na white and brown. Yan o, kita nyo. O, di ba nagamit namin? Dito nakalagay yung white sugar namin na nakaripak na, na half kilo and 1 kilo at saka brown sugar. O, di ba sayang pa kung natapon? Yan guys. Kita nyo. O, di ba? Tapos another tips is pag malakas yung sugar ninyo sa inyong sari-sari store ay bumili tayo ng per sack na sugar. Pero dito sa tindahan namin, ang binibili namin na isang sako ay brown sugar lang kasi yun yung mabenta. Malaki talaga yung diferensya ng price pag per sack. Halos po 10 pesos per kilo pag doon tayo bumili sa grocery. Kaya, kung ano yung malakas sa inyo, halimbawa brown sugar is yun yung bilhin natin na per sack. Pero kung hindi malakas, di, wag na lang din. Yan, okay lang kahit na kilo-kilo. Pero pag malakas, yun yung gawin natin, di ba? Okay, so sa ngayon, yan lang po muna yung maibigay natin na tips sa inyo. Alam namin na marami pa pong tips sa sari-sari store, pero medyo mahaba-haba na po yung video namin. So, see you next na lang. Next video. Oo, next tips na lang din. Okay. So, before kami magpaalam, ay magsha-shoutout muna kami sa mga mga viewers, subscribers, at sa aming mga join members. Okay, ito na sila guys! Shoutout Ibon Bautista, ang mega tendera ng bayan. Shoutout EG Kimpo, ang tenderong dabawin nyo. Yan. Shoutout RJ, ang napakabatang masipag na wholesaler. Yan. Shoutout Roselicious Yambi, na may beauty vlogs at masarap din magluto. Nak, shoutout. Crystal Seya, ang tenderang chinita. Shoutout. BBT, ang tenderang dabawin niya. Ayan, shoutout po. Shoutout Fabrin Baldazar, ganda, na nasa Turkey. Ayan, shoutout Dal Austria. Ayan, shoutout po. Shoutout din kay Tutu and Derlis Channel na nasa Thailand. And shoutout din kay Mr. Jello Vlogs, ang tinderong wapings. Ayan, shoutout CC Johnny TV na nasa Finland. Ayan, shoutout Inday Rakitera na nasa Bukidnon. And shout out Madam Duday, ang Madam Box ng Bayan. And shout out Angel Vlog Renail. Yan, shout out po. Shout out din guys kay Sir Proymerk, thank you very much. Shout out Sir Jad Seya, thank you so much. Gemma and Serge Montalis na nasa Kuwait. Mama Inday Luz Rivera, shout out po. And Herc Asi Rivera, ang aking pamangkin, shout out na palaging nanonood. Neste Budiga, shout out. Teresa Bisaya, shout out. Ilocano Bisaya, shout out. Rochelle Idadis, Rose Jam 11, shout out. Helen Busio, Sierra's Vlog, shout out. Ozel Telly, Grace Guansing, shout out. Ilonga Vlogger, Ele Goble, yan, shout out. It's Melody, shout out. Lo Cortez, Marika Bamungan, shout out. Lias Vlog, si shout out. Bisdak TV, shout out. Jocelyn Sismait, ayan, shout out. Ethel Meligrito, shout out. Aubrey Salas, shout out. Dorothea Manalang, Evelyn C. Prado, yan, shout out. Marie-Chris G, shout out. Josh Del TV, yan, shout out. Rolly Herbas, Mr. and Mrs. Rolly Herbas, yan, Liza Store, shout out. Salvation de Bena, shout out. And Jared Patriarca and Kate Christine, shout out. Shout out din kay Madam Tisay Vlogs. Hello Madam. And
Ana Tendera. Yan, shout out po. So okay guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang Ross and Dave Channel nagsasabing, pag may itinanim, may aanihin. See you next vlog. Bye-bye. Bye.